What's up nga sa inyo mga sir, for today's video vlog nga po ay ipapakita ko nga po sa inyo kung paano nga po ginagawa itong mga temporary plate. At nandito nga po tayo sa Camlink sticker shop. At ito nga po yung may-ari na si Sir Benzel Camoral. Ayan, so nandito po tayo sa Camlink Tarlac. Ayan po, so may nagpagawa po rito ng temporary plate at ilalagay na nga po ni Sir dito yung MB file number. At sa mga gusto pong magpagawa ng temporary plate ay pwede po kayong bumisit dito sa shop niya. So sa likod lang po ito ng plaza dito sa bayan ng Camlink. Ayan, 200 pesos lang po yung bayad dito, no, at abutin lang po ito ng 5 minutes. So ayan, pag na-type na nga po dito yung MB file number, at ilalagay nga rin po dito ni sir na region 3. So susundin po natin dapat yung nakalagay dito sa rehistro ng papel ni sir. So ayan, ipapatayo na rin yung sa pagpiprint dito. Ayan, tapos ilalagay po natin yung sticker dito sa may cutter machine. So ganyan lang po yung paglagay dito, no. At kailangan po meron po kayong ganitong machine para maganda po yung pagkaka-cut ng numero pagka ilalagay nyo po rito, no. At kaya po tayo gumagamit ng ganitong cutter machine para hindi na po tayo mag-cut mano-mano. So machine na po yung magka-cut dyan, at aalisin na lang natin mamaya yung mga nakat na. At ito po yung gagamitin natin para sa temporary plate. So gawa po ito sa acrylic, at tatanggalin nga po ni sir yung cover dito para malagay natin yung print natin dito, no. So ayan, guntingin lang po natin itong sticker dito at ilalagay po natin siya dito sa may temporary plate na gawa sa acrylic. Ayan, tanggalin po natin yung nakat dito at gagamit nga po tayo ng ganitong tools, yung meron pong matulis sa dulo para matanggal po natin yung mga nakat dito, lalong-lalo na po yung mga may numerong may butas. Kasi kung hindi po natin tatanggalin yung mga nakat dito, hindi po yan mababasa kapag ilalagay na natin siya sa temporary plate. So yan po yung purpose niyan. At i-comment nyo na lang po yung tawag sa ginagamit na tools ni sir, kasi nakalimutan ko na, no. At lalagyan nga po ito ng plastic dito sa may nakat natin. At pagkatapos nga po niyan ay guguntingin na natin yung sobra dito, no. At tatapalan po natin ulit siya, yung may kulang dito sa taas. Ayan, para mawala po yung mga bubbles. At para pagka ididikit natin to, hindi po sasama yung sticker, no. At yan po yung technique na ginagamit sa pagkabit ng mga sticker dito sa temporary plate. Ayan, so ganyan lang po, no. Kapag dumikit na kasi yung sticker dyan, tatanggalin na po natin itong plastic na nilagay natin. At pagkatapos nga po nyan, gagamit po ulit tayo ng ganitong tools, kasi tatanggalin na natin yung nasa dulo nito, no. Pati yung hubog ng mga letra rito at numero ay makikita, no. So ganyan lang po yung pagkakatanggal. Ayan, so kailangan po maingat po kayo para hindi po sumama yung mga numero dito, no. At unahin nyo po yung dulo para hindi po kayo mahirapan na magtanggal. So yan, tanggalin lang po natin gamit itong merong matulis sa dulo. Ayan, so ganito lang po yung pagtanggal. Dahan-dahan lang po tayo at wag po tayong nagmamadali, no. At yung mga iba pa nga pong natirang kinat natin ay tatanggalin na rin po, no. So para malinis po yan, para pagka ilalagay na natin yung puting sticker ay mababasa po siya ng maigi. Ayan, so tatanggalin lang po natin, no, yung mga nakat po dito sa gilid-gilid. Ayan, so registered, ayan po yung itsura niya sa taas, tapos yung sa MB file, tapos ito naman po yung sa region 3 sa baba. Kumuha po tayo ng puting sticker, tapos ilalapat po natin siya dito sa may likod. Ayan, para mabasa po, no. Tapos gamitin po natin ito para lumapat din po yung sa sticker at mawala po yung mga bubbles dito. Tapos tanggalin na natin yung cover dito, no. Ayan, so ganyan lang po, no. Ayan, kaya pala mirror, kasi baliktad yung kwan niya, no. Para pagka ilalagay natin sa likod ay ganyan po yung magiging itsura niya. So gumamit lang din po tayo ng cutter para putulin yung bawat dulo nito, no. At pwede na nga po natin ibigay dito sa may customer. So ayan, mag-ingat lang po kayo kasi medyo matulis po itong
cutter na ginagamit natin. Ayan. So, ito na po yung magiging itsura niya. At tatanggalin nga po natin yung sticker dito. Bubutasan natin siya para pagkalalagyan ng tornilyo. Ayan. So, bagong bili pa lang yung motor ni sir, kaya kailangan meron po tayong MB file kapag hindi pa po tayo nabibigyan ng plaka. So, ito na nga po yung finish product dito sa may temporary plaka. At pulidong pulido po yung pagkakagawa nila rito at murang-mura lang po, no, 200 pesos lang. At dito na nga po magtatapos yung video tutorial natin dito sa paggawa ng temporary plate. At huwag nyo nga po palang kakalimutan na mag-subscribe sa channel natin and click the notification bell para lagi po kayong updated. And thanks for watching!